Bukod sa Pilipinas, masasabi naming Japan ang pinaka-paborito naming bansa. Sa katunayan, I visited the land of the rising sun 17 times. Yes, 17! And ako pa lang yan ha, hindi pa counted dyan ang mga trips ni Vince and iba pa naming mga teammates, making Japan our most visited country ever. Pero we still remember yung first time namin dito. Part of it eh kasi ang dami naming mga mistakes na nagawa. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. In this video, isi-share namin sa inyo ang mga mistakes na sana ay naiwasan namin noong bago-bago pa lang kaming nagta-travel sa Japan. Before we begin, kung bago ka lang dito or hindi ka pa nakasubscribe, isang subscribe naman dyan. I-click mo na ang bell icon sa tabi para lagi kang in the know kapag may new uploads tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo. So like and follow this page na rin. Japan is a year-round destination. Kahit anong month ka magpunta, you'll surely come up with so many attractions that can fill your itinerary. Pero nagkakaproblema kapag hindi mo namamatch ang expectations mo sa timing mo. For example, huwag mag-expect na makita ang cherry blossoms kung outside the blooming season ka pupunta. It's a very narrow window, a couple of weeks lang, and kung sakura talaga ang pakay mo sa Japan, eh make sure na matatay mo ng maayos ang trip mo. Hindi sila sabay-sabay sa buong bansa ah. Mas maagang nagbo-bloom sa southern cities like Fukuoka or Nagasaki dahil mas mainit doon and mas late sa north like Hokkaido. May mga sakura forecast naman online depende sa specific city or prefecture na bibisitahin mo. And kung machempuhan mo, asahan mong maraming tao sa mga malalaking parks kasi nakaabang talaga ang locals and tourists alike. May mga smaller parks naman na less crowded. And kung ayaw mo talaga na crowded, maiging iwasan ang mga dates na to dahil peak talaga and major holidays ito for the locals. Mas mahal ang lahat and mas mahirap ding mag-book ng transportation. Ako, favorite ko ang winter kasi mahilig ako sa snow. Pero tandaan na shorter ang daytime and mas maagang nagsasara ang mga establishments, lalo na sa days before and after New Year's Day. And oh, hindi porke Japan ay malamig ah. Pag summer, mainit. Minsan mas mainit pa nga kaysa dito sa atin. So kung July or August ang trip mo, make sure na akma ang mga OOTD mo. Bilang budget traveler, kapag nagbubook kami ng accommodations, syempre, primary consideration namin ang presyo. Pero hindi lang yon ang dapat i-consider. Isa pang dapat pagtuunan ng pansin ay ang location. Whether we're picking a hotel, hostel, or an apartment, you always try na makahanap ng matutuluyan na malapit lang sa train station. Sobrang extensive and expansive ng transportation system ng Japan, lalong-lalo na ang mga trains. And although hindi naman lahat, marami sa mga attractions are within easy reach from train stations. Sa maraming cities, ang train station din ang nagsisilbing pick-up and drop-off points para sa mga buses. While it can be difficult to find a place that is close to everything, having a train station nearby almost always guarantees easy access, be it by train or by bus. Hindi naman kailangan na sobrang lapit sa main station. Kahit basta within walking distance ay pwede na. Ang Japan naman ay generally safe, so traveling on foot kahit sa gabi ay okay lang. Yun nga lang, marami sa mga super accessible na lodging options ay mas mahal din. Kaya nakaka-tempt na pumili ng mas mura kahit na may kalayuan. Pero i-consider mo rin yung cost ng biyahe. Maaring mura nga ang stay mo, pero baka naman kapag sinama mo na ang transportation cost, bawi-bawi lang din. Lugi ka pa sa pagod and oras. In that case, mas okay na piliin na lang ang mas malapit kahit mas mahal ng konti. Japan is one of the safest countries in the world. Mababa ang crime rate, very polite ang mga tao, and ibang level ang urban planning sa mga cities. Yes, it is safe, pero hindi ibig sabihin noon ay immune ka sa mga untoward incidents. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit, maaaksidente, or mawawala ng baggage and hindi biro kung matamaan ka ng mga yan kapag nagta-travel. Kaya naman, kahit hindi mandatory ang insurance kapag nagta-travel sa Japan, we always recommend na kumuha pa rin kayo nito para covered ka and worry-free ang trip mo. Travel is unpredictable and it always comes with risks. You'll never know what could happen while you're on the trip. Ang dami na naming kakilala na nagkasakit or kailangang operahan or naaksidente habang nagta-travel pero wala silang ginastos kasi covered sila. And ngayon ay mas pinadali nang mag-avail ng travel insurance thanks to Grab Travel Cover. Yes, using the Grab Super App,
pwede ka nang maging insured. Grab Travel Cover can take care of your accidental medical expenses, trip changes, lost baggage, and more. Kasama na rin dyan ang COVID-19 medical expenses overseas, and kung makancel ang trip mo because of it, sagot na rin nila. Premium start at 410 pesos for international travel. And it's super easy because you can do it all within your Grab app. Just log into the app and in the homepage, itap mo yung insurance icon and select travel cover and fill out the short form sa next page. And once paid, that's it. You're now insured and you can travel worry-free. Walang kailangang i-upload the documents. May travel insurance ka na agad-agad. So if may travel ka abroad, download the Grab app kung wala ka pa and get a quick quote. Ilalagay namin ang download link sa description ng video na to. Kami, lagi kaming insured when traveling sa Japan man yan or sa ibang bansa. Kasi iba na talaga ang sigurado. Sobrang competitive ng transportation industry sa Japan, mapa railway man yan or bus lines. No wonder na dito, you'll find a multitude of transportation passes. Hindi mabibilang ang dami ng mga city, prefectural, regional, cross-regional, and even nationwide passes sold by different companies and bawat isa ay may kanya-kanyang pros and cons. Ang pinakasikat na pass ay ang JR Nationwide Pass. Isa sa mga kadalasang tanong sa amin ay worth it ba ang JR Pass? And walang short answer to that kasi depende yan sa itinerary mo. Pero ang kadalasang mistake na nakikita ko, kapag inask ko na ang itinerary ng mga nagtatanong, ang sinasabi nila ay magsistay lang naman sila sa isa or dalawang cities na magkalapit pa. Sa ganoong cases, hindi ito sulit. Ang JR Nationwide Pass ay mas akma sa mga trips that involve multiple long-distance journeys. Emphasis on multiple and emphasis on long distance. Kung magsistay ka lang sa Tokyo or Yokohama, hindi mo need ng Nationwide Pass. Kung i-explore mo lang ay Osaka, Kyoto, Nara, and Kobe, masyadong magkakalapit yung mga yan kahit madami sila and hindi mo rin kailangan ng Nationwide Pass for that. Mas okay ang Regional Pass. Ang Kansai region alone has more than its fair share of these passes. Aside from Osaka Amazing Pass na citywide, you'll also encounter Kansai Through Pass, Hankyu Pass, Hanshin Pass, Kintetsu Pass, and JR Kansai Pass. Alin ang best pass sa mga yan? Well, depende nga sa itinerary and kung i-discuss namin yan dito, aabutin tayo ng siyam-siyam. So, basahin nyo na lang itong ginawa naming article about it na dinetalye namin and ikinumpara sila. Pero hindi lang Kansai ha, ang Central Japan and Kyushu Island have a suite of train passes too. And even ang Tokyo, marami ring options. Dahil sa dami ng pagpipilian, it can be difficult to sort through them and find the one that best suits your itinerary. But whatever it is, there's a big chance na there's a pass out there na hindi nationwide pass that could be more useful to you. Marami sa ating mga turista, lalo na tayong mga Pinoy, ay madaling ma-amaze sa mga trains ng Japan and understandably so. The bullet train or Shinkansen is quite impressive and an interesting experience. Plus, dahil sa laki ng coverage ng railway system dito, it's easy to take the train as default and not consider anything else. Yun nga lang, mahal ang train na, lalo na itong bullet train. And lalo na kung wala kang pass. Kung concern ang budget, buses may also be worth a look. For instance, when traveling from Fukuoka to Hiroshima, ihamak na mas affordable na option ang bus kaysa train. Actually, kahit nagta-travel kami from Osaka to Tokyo or back, mas pinipili namin ang overnight bus. Okay, fine. Hindi hamak na mas matagal ang biyahe, pero malaking mura talaga. If you're traveling longer distances, maaari ring i-consider ang mga overnight buses. Kasi dami ring benefits nun. Una, mas mura ang pamasahe. Pangalawa, dahil sa bus ka na matutulog, it saves you from paying one hotel night and mahalang accommodation sa Japan, ha? And pangatlo, may mga lugar sa Japan na hindi abot ng trains pero accessible by bus. Not to mention na hindi naman putyo-putyo yung mga bus dito. Majority ay very quiet and comfortable. Siyempre, hindi ito para sa lahat. Pero kung physically able ka naman and wala kang kasamang maligalig na bata or maligalig na kaibigan, malaking tipid ang overnight buses talaga. One of the biggest chunks of your budget ay magagastos mo sa pagkain. While we encourage you to eat out and enjoy any destination's restaurant scene at least once, lalo na dito sa Japan, hindi ito ang pinaka-economical way to go, lalo kung madalas mong gagawin. Kami, tinatry naming ibalanse ang pag-eat out para itry yung mga masasarap na restaurant and pagtitipid by hitting the supermarket.
A visit to a Japanese supermarket is quite the experience, lalo na if mahilig ka sa Japanese products. Nakakaaliw makita yung mga items. But more importantly, marami sa mga supermarkets across the country also sell pre-cooked or ready-to-eat meals sa presyong mas abot kaya kaysa restaurants and maging sa convenience stores. And eto pa, kung pupunta ka around 7 or 8 PM, just before closing time, marami sa mga lutong pagkain will be put on sale. Kasama na yung mga sushi and sashimi rin. Yung ibang establishments offer up to 75% in discounts para lang maubos nila lahat ng tinda for the day and hindi na umabot kinabukasan. Kaya okay pumili ng accommodation na malapit sa supermarket talaga. That's not to say na huwag kayong mag-restaurant ha, gora pa rin, pero balansihin lang. And hindi naman lahat ng restaurant sa Japan ay mahal. Marami ring mga pocket-friendly. May madadaanan ka mga ramen shops na hindi naman nakakaloka ang presyo. One more thing, sa Japan, sandamakmak ang mga vending machines. Sobrang ubiquitous nila, andyan sila sa every corner, offering a convenient way to get your hands on a snack or a drink. Pero maghunos dili ka ha, huwag parating magvendo kung kayang pigilan dahil mas mahal pa rin talaga ito kumpara sa supermarket. Did you know that foreign tourists can get a big discount kapag namimili sa licensed shop sa Japan? Just look for this sign or logo. If ang total one-time purchase amount ay umabot sa 5,000 yen, pwedeng ma-waive ang taxes. Some shops ay may separate counters for tax-free purchases. Kapag doon ka pumila, the cashier will process your purchases na tax-free. If you're buying anything and dumagpas kayo ng 5,000 yen, you can avail of the tax-free discount na meron sila dito. All you need to do is find the tax-free counters and doon kayo magbayad to avail of the discount. Just make sure na dala niyo yung mga passports ninyo para ma-avail niyo yun. For example, Kaya wag na wag mong kakalimutang dalhin ang passport lalo na sa mga araw na balak mong mag-shopping. Kung walang passport, hindi nila ma-honor yun. I-attach nila sa passport ang resibo na kokolektahin naman sa airport just before clearing immigration checks kapag palabas ka na ng Japan. That said, if you can't afford it, allow yourself to experience the best that the destination has to offer. Fancy a dinner at a popular sushi restaurant? Go for it! Pangarap mo bang mag-ski? Book that snow resort. Never tried an onsen before? Dip in! Again, only if your budget permits. It's also a great way to help the local economy. Later this year ay pa-Japan kami ulit, so excited talaga kami. And expect more Japan-related videos in the future. Kung ayaw niyong ma-miss yan, hit the subscribe button and ring the bell para notified ka kapag may new uploads tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to like and follow this page na rin para mas ma-inspire pa kami to create more videos like this. If you need more information about traveling around Japan, punong-puno ng comprehensive travel guides with sample itineraries yung website namin, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. If you have questions, gamitin natin yung comment section below. You can also follow and message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler_L. You may also tune in to The Poor Traveler Podcast on Spotify. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, you can show your support by tipping us tulad nila. Maraming salamat sa inyong mga tips and support. Like them, pwede rin kayong mag-tip via GCash, Maya, GrabPay, credit card, or kahit bank transfer. Just visit www.thepoortraveler.net/donate. All tips this month will be donated to Our Lady of Perpetual Help kaysa sa Children's Home na tumutulong and nag-aaruga sa ilang mga bata sa Taal, Batangas. I swear, malayo ang mararating ng tip mo. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.